Discussion. Helpful topics. Reaction from people around the world. Hello, salamat po sa inyong palakpak. Ayan, pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa cooperative. Magbigay lang tayo ng backgrounder tungkol sa cooperative. Nasaan ba yung ating screen yan? Yan, ito po kasing cooperative. May mga nakakausap ako na medyo hindi nila na magawala pang backgrounder. Yung iba naman, alam nila. Pero minsan hindi nila sinasalihan. Yan, kaya magbibigay lang po tayo ng medyo konting backgrounder para dun sa mga kababayan natin na gustong magparehistro sa cooperative. Meron po sanang naka-schedule na pre-registration na seminar sa co-op via online itong araw na ito, kaso na postpone daw po dahil hindi po enough yung participants. So kaya sa ngayon, magbibigay muna tayo ng backgrounder tungkol sa kooperatiba. Tsaka medyo mag-shout out tayo kasi may mga subscriber tayo na nag-subscribe sa ngayong araw na to. So ito'y sino? Ito yung mga new subscriber natin. Alam mo na t-shirt ko tong ano eh. Meron pa lang ganito sa Facebook, no. Na nakakatuwa kasi yung mga bagong YouTuber or yung mga tawag dito, small YouTubers katulad natin, meron tayo isang channel na medyo marami-rami na rin yung subscribers. So bago natin simulan yung ating discussion tungkol sa backgrounder ng cooperative, ay shout out muna dito kay G Tamio Espanta. Yan, meron siyang YouTube channel. Ito yung mga vloggers. At si Kai Anolmap. So si Kai, teka, tingnan natin yung YouTube ni ano ah. Ni si ano muna? Si sino to? Si G. Yung ano ni G ah. So si G ay ang kanyang YouTube channel ay G's Vlog. So G-H-I-E apostrophe S Vlogs. Ayan, G Vlogs. Ayan, subscribe kayo dyan. Maganda yung mga ano niya eh. And then, next. Ang next natin na subscriber, I see. Si kay Johanna. Si K Anolmap. Ito
si Kay Anolmap, tininang ko yung kanyang YouTube channel. Lie, Lie, Love. L-I-E-L-I-E-L-O-V-E. Lie, Lie, Love. Yun yung kanyang YouTube channel. So, shout out sa iyo, Lie, Lie, Love YouTube channel. Minsan pasadahan natin to, mag-live din tayo, no? Tingnan natin yung mga ibang YouTube vloggers. Maganda kasi pag may mga kaibigan tayong vloggers din eh. So ito naman si meron pa si Raymond Ayabri. Ayun si Raymond naman, ang kanyang channel ay Mayabri or M-A-Y-E-B-R-E-A. Yan yung po yung kanyang YouTube channel. M-A-Y-A-B-R-E-A or Mayabri or Mayabrea. M-A-Y-A-B-R-E-A. Yan po yung kanyang YouTube channel. Alright. Kakatuwa tong mga ano eh. Ito naman si Johanna Arsiga Saliksik. At si Johanna, itong kanyang YouTube channel ay Jana Vlogs or J-A-N-N-A Vlogs. Ayan, shout out sa iyo, Jana. Yung kanyang real name is Johanna. Ha? Thanks for supporting my channel. Ay, nag-subscribe din tayo dyan. Right, yun lang po. So yun lang yung ating shoutout ngayon. So tuloy natin yung ating talakayan. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol nga ito dun sa cooperative, no? Ano ang cooperative? What is cooperative? Ito po ay gagawin natin para kasi may mga humihiling na i-discuss ito. So, para lang din sa kaalaman ng karamihan. So, what is cooperative? A cooperative is an autonomous and duly registered association of person. Teka, ipakita natin itong nakasulat. Ha? Para maganda. Ayan. Ayan. So, yan po. Kaya po din i-discuss natin to kasi marami pong gustong magparehistro ng cooperative sa Cooperative Development Authority. Ito po ang Cooperative Development Authority ay siya po yung nagre-rehistro ng mga kooperatiba sa buong bansa. So, sila po ay under ng DTI. Under ang DTI is under ng Office of the President. So ito yung mga kooperatiba natin. May mga discuss natin yan kung ano-anong klase mga kooperatiba. So a cooperative is an autonomous and duly registered association of person with a common band of interests who have voluntarily joined together to achieve the social, economic, and cultural needs and aspiration by making equitable contribution to the capital required, patronizing their products and services, and accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking in accordance with universally accepted cooperative
principles. So dito po sa Canada, may mga cooperative din dito, like yung grocery store, malaking grocery store. Ang tawag sa kanya ay co-op. So yun po ang ibig sabihin po ng cooperative base dito sa CDA, sa Cooperative Development Authority flyers, na ang cooperative ay isang asosasyon ng mga tao na mayroong common interest. Halimbawa, sa 15 kayo or 20 at kayo'y mga drivers or isa kayong housing o kaya naman grupo ng mangingisda or grupo ng mga tricycle drivers or kaya mga janitors, pwede magtayo ng cooperative. Basta kung ang layunin ninyo ay mag-contribute kayo ng inyong capital at yung capital na yon ay inyong gagamitin bilang pang pondo sa inyong gagawing negosyo ng kooperatiba. So kapag kayo'y miyembro or na-registered na bilang isang cooperative, kailangan ng mga miyembro ay magpa-patronize. Ibig sabihin, tatangkilikin nila yung kanilang mga produkto at yung mga serbisyo na inilagay doon sa or serbisyong ibinibigay ng kooperatiba. So yan po ang principle ng cooperative. So kaya binubuo din po ang cooperative at sinusuportahan ito ng gobyerno para magkaroon po ng social and economic and cultural development sa isang lugar or ng isang grupo na nagsama-sama. All right. So ang next ay what are the principles of a cooperative? So every cooperative shall conduct its affairs in accordance with Filipino culture, good values and experience, and the universally accepted principle of cooperation, which include the following. So ano yung following na yun? So voluntary and open membership. Cooperative are voluntary organizations open to all persons able to use their services and willing to accept the responsibilities of membership without gender, social, racial, cultural, political, or religious discrimination. So ibig sabihin po, vote. Excuse me. Voluntary po yung pagsali sa kooperatiba. So, wala po itong discrimination. Kahit sino, pwede sumali. So, babae, lalaki, tomboy, bakla, social, racial, cultural, political, o anumang relihiyon meron ka, pwedeng sumali. Basta kung sa Pilipinas, kapag ang kailangan, ikaw ay Pilipino, Filipino citizen. So, yun lang yung hindi pwedeng sumali. So, voluntary and open membership po ito. At saka, kung ikaw ay sasali, kailan willing ka rin na tanggapin yung iyong responsibility bilang isang member. So, kung ayaw mo na rin, ay malaya ka rin umalis bilang miyembro. So, yung ibig sabihin na voluntary. Alright. So, next is democratic member control. Cooperatives are democratic organizations that are controlled by their members who actively participate in setting their policies and making decisions. Men and women serving as selected representative, directors or officers are accountable to the membership. In a primary cooperative, members have equal voting rights of one member. One vote.
So, ibig sabihin, isang miyembro, isang boto. Kung mag-asawa kayo, ay isa lang yung boto nyo. So, cooperative at other levels are organized in the same democratic manner. So, ibig sabihin po, kapag democratic member control, ito po ay kontrolado ng assembly. At yung assembly, kapag sinabi nating democratic, ay rules by many. Kung sino yung nakakarami, kapag nagbotohan kayo, kung sino yung nanalo sa botohan, siya po yung masusunod. So medyo nagkakaproblema po tayo pagdating dito sa democratic member control. Kasi po, minsan, dito tayo nagiging divided. Like kapag sa bansa natin, tayo nagbubotohan ng mga partido natin, ay kung dilaw ka man, asul ka man, or pula ka man, kapag nagkabotohan na, ay kapag nanalo yung majority, ay ito namang minority, nagtatampo. Kasi syempre, hindi napagbigyan. Napagbigyan ng sarili nila. So, kapag natural po yan sa isang democratic member control. So, ang dapat maging practice natin dyan ay kapag nanalo na yung majority, ay magpaubaya na yung minority. Or maaring magbantay lang siya, pero makipag-cooperate. Kasi ang nangyayari, kapag natalo yung yung minority, siyempre ang majority yung in control, at ito namang dahil hindi siya nanalo sa botohan, ay hindi na makikipag-cooperate. So, hindi po iyan ang prinsipyo ng cooperative. Kapag nanalo na po yung majority, ay makipag-cooperate na po. Tapos na po yung labanan at panahon na para umusad. Ngayon, ang gagawin nyo ay magbantay at sumuporta. Kung may mga mali man naggawa, ay pwede ninyong i-propose na ganito. So, para may solusyon. And kung hindi mapakinggan, pwedeng idaan ulit sa botohan. So, yan po yung rule ng democratic o demokrasya, democracy. So, democratic member control. Ito po ay kontrolado ng assembly sa pamamagitan ng pagboto. At ang resulta ng botohan ay majority. So, yan po. So, next ay member economic participation. So, members contribute equitably to and democratically control the capital of their cooperative. At least part of that capital is the common property of the cooperative. They shall receive limited interest, if any, on capital subscribed and paid as a condition of membership. Members allocate surpluses for any oral of the following purpose: developing the cooperative by setting up reserves, part of which should at last be indivisible, benefiting members in portion or proportion to their patronage of the cooperative's business, and supporting other activities approved by the membership. So, ito po yung member economic participation. Ito po ay pinag-uusapan dito ay yung inyong kapital. Kung saan ang inyong kapital ay ginagamit ginagamit bilang funds or pondo para pondohan yung inyong negosyo ng kooperatiba. So, halimbawa, kapag kayo nagpamiyembro, kailangan yung magbigay ng contribution base doon sa nakasaad sa inyong bylaws and articles of cooperative. So, yan po ay ang economic membership naman ay dapat ang miyembro
ay sumailalim muna sa isang pag-aaral din para maintindihan din yung anong kanyang obligasyon sa kooperatiba. So next is autonomy and independence. Anong ibig sabihin nito? So cooperatives are autonomous self-help organizations controlled by their members. If they enter into agreements with other organizations, including government, or raise capital from external sources, they shall do so on terms that ensure democratic control of their members and maintain their cooperative autonomy. So ano pong ibig sabihin ng autonomy and independence? So ang cooperative po ay isa pong organization na kontrolado ng mga miyembro nito. So ibig sabihin, isa itong organisasyon, grupo na kung saan ang may control ay ang mga miyembro. So or raise a capital from external sources. So pwede kayong mayroon kayong karapatan kung paano ninyo palaguin ang inyong kooperatiba. So in case naman na may mga sigalot na nangyayari sa loob ng kooperatiba, ay pwedeng lutasin muna ng kooperatiba, at kapag hindi nalutas, doon na kailangan ng tulong ng kooperatiba ang kapangyarihan ng Cooperative Development Authority para magkaroon ng final decision kung ano man yung hindi na pagkasunduan. Pero bihira lang mangyari iyan nang ganyan sa cooperative, kasi kapag hindi ka naman nakipag-cooperate, ay walang mangyayari. Alright. So, ang next, para mas maintindihan ang kooperatiba, ay itong education, training, and information. Cooperative shall provide education and training for their members, elected and appointed representatives, managers, and employees, so that they can contribute effectively and efficiently to the development of their cooperative. So ito po yung pinakamahalaga sa lahat. Itong education, training, and information. Kasi ito po yung maghuhubog sa mga kaalaman ng mga miyembro para mas maging maunlad ang mga miyembro sa loob ng kooperatiba. The more knowledge ang mga miyembro meron, mas maraming chance o tsansa ang isang kooperatiba na lumago, dahil alam nila ang kanilang ginagawa, dahil nga mayroong training and education program ang cooperative, which is siya po yung napakahalaga. So next is cooperation among cooperatives. Cooperatives serve their members most effectively and strengthen the cooperative movement by working together through local, national, regional, and international structure. So of course, cooperation, kaya tinawag na cooperative, kailangan makipag-cooperate ang mga miyembro. So ito'y may mga cooperative kasing local, ibig sabihin local doon lang sila doon sa lugar nila, or municipal or barangay, at mayroong mga cooperative na ang sakop ay national level, yung cooperative ang sakop ay regional lamang, at mayroong cooperative naman na mayroong international structure. So yan po yung structure or so yung cooperation, kung ano-ano yung pwedeng mag-cooperate sa loob ng kooperatiba. So yung kanilang functions, kung gaano ka lawak ang kanilang cooperations. So next is
concern for community. Cooperatives work for the sustainable development of their community through policies approved by their members. So yun, kailangan yung mga programs ninyo sa inyong komunidad ay kailangan aprobado ng mga miyembro. Hindi yung kung ikaw yung chairman o kayo yung mga opisyal, ay basta-basta na lang kayong magawa ng program at kapag lalo na kung ito ay may ginagastos, ay kailangan ng approval ng mga miyembro. So, hindi po pwedeng basta kumilos na lang nang hindi aprobado ng inyong mga miyembro. So, ito yung ano-ano nga ba yung mga iba't ibang klase ng cooperative. So, tingnan natin kung ano-ano yung mga klase ng cooperative. So, merong what are the categories of cooperative? So, yung cooperative are categorized according to membership and territorial consideration as follows. So, ito po. A, in terms of membership, cooperative are categorized into primary, secondary, tertiary. So yung primary, the members of which are natural person. So ibig sabihin kaya tinawag na primary dahil yung mga miyembro nila ay natural person, yung mga tao. May mga Filipino citizen, yung mga tao na nagsama-sama. Kaya tinawag siyang primary kasi they are composed of persons, member. So next is secondary. The members of which are primaries. So ibig sabihin ay yung isang kooperatiba ay buo na, kumbaga sila yung primary. Kapag tinawag nating secondary, halimbawa itong si cooperative number 1 sa ganitong lugar, itong halimbawa jeepney group, may mga jeepney group sa ganitong lugar at mayroong mga jeepney group sa kabilang lugar at nag-organize sila ng panibagong kooperatiba kung saan yung bawat grupo, isang primary na registered sa cooperative ay nagsama bilang isang secondary. So it is a member of which are primaries. Alright, so yung tertiary, the members of which are secondary cooperatives. So ibig sabihin na malaki na, mas malaking grupo na ito dahil yung mga nagsamang primary na kung saan ay secondary na. Halimbawa, yung primary ay mayroong 20 na member at may primary 1 ay mayroong 20 na members at yung primary 2 ay may 20 na members. Kung saan nagsama sila ay naging 40 kung saan ay secondary na sila. So, nung naging secondary na sila at mayroong isang another secondary, ay gustong magsanib puwersa at nagpa-register sila as tertiary. Kumbaga, ito'y mas malaking grupo na. Kumbaga, yung mga sector-sector na kung saan nagsama-sama na. So, yun po yung tertiary. So, B, in terms of territory, cooperatives are categorized according to areas of operations, which may or may not coincide with the political subdivision of the country. So ito po ay kinakategorize base dun sa areas ng kanilang operations. So yun lang po yung sinasabi dito. And next is, what are the requirements for the organization and registration of primary cooperative? So, ang
requirements po ay ng primary cooperatives ay at least 15 or more member who are Filipino citizens of legal age with common bond of interest and are actually residing or working in the intended area of operation. So, halimbawa, ang minimum po nito ay 15 pataas. So, kung kayo'y eksaktong 15 lang or halimbawa 18 kayo, pwede na kayong magbuo. At kailangan Filipino citizen kayo at kailangan legal age. At meron kayong common bond of interest. Eh, hindi naman pwedeng 15 kayo at yung 5 ay hindi interesado dun sa ginagawa ninyo at napilitan lamang, ay hindi po pwede yun. Kailangan mayroon kayong common interest. Mayroon kayong common bond of interest. Saan nandun sa isang lugar, halimbawa kayo'y nasa Pasay City, halimbawa nasa MOA, at may pare-parehas kayong sitwasyon at kayo'y nagsama-sama, yun po'y ibig sabihin common bond of interest. Alright, second is complete our pre-registration seminar or PRS. Or tawag nila doon na pre-registration education seminar. So, mahalaga po yun. Hindi kayo pwedeng magparehistro ng cooperative kung hindi kayo dumaan sa isang seminar na organized ng Cooperative Development Authority. Eh, maghapon po yun. Isang araw po yun, ha? So, kailangan ihandaan ninyo ang inyong sarili kung kayo a-attend ng PRS or pre-registration seminar. Dahil kapag hindi nyo nakumpleto yun, wala kayong certificate. Kapag nakumpleto nyo yun, bibigyan kayo ng certificate ng Cooperative Development Authority na siya namang magsasabi na magsi-certify sa inyo na kayo ay dumaan sa isang seminar. At yung certificate na yon ay gagamitin bilang nagpapatunay na kayo ay certified PRS. So, kasama sa requirements yon. Halimbawa, 15 kayo, eksakto. Tapos, 10 lang yung nakapag-PRS. Ay hindi po ma-approve yun kasi hahanapin po yan doon sa listahan ng CDA. Kapag wala doon ay inyong pangalan na kayo dumaan ay hindi ma-approve po yun. So, ganun po kahalaga yung PRS na yan. So, next is number 3 ay capital requirements. May mga nagsasabi niyan, may puhunan yan eh, kailangan mo mag-contribute. Eh, natural po, wala naman pong negosyo na hindi ka magko-contribute o maglalagay ng puhunan. Sabi nga eh, kung ang puhunan mo ay laway, eh laway din yung babalik sa'yo. Ha? Di ba? Tama? Kung ano yung kung puhunan mo ay laway, laway din yung expect mong babalik sa'yo. What? Laway. So, kung mayroon kang puhunan na pera, eh, babalik doon ay pera din. Okay? Alright. So, at least 25% of the authorized share capital shall be subscribed by the members, and at least 25% of the subscribed share capital shall be paid by the members prior to registration. Ibig sabihin po at least 25%. Halimbawa, ang authorized capital na binigay, ibig sabihin authorized, yung pinayagan kayo ng CDA or base dun sa bylaw, halimbawa, ang authorized capital is 1 million. So, 25%, at least 25%, which is 250,000,
ay magsasubscribe yung mga miyembro. So at least 25% is yung paid by the members prior to registration. So at least nag-contribute kayo base dun sa 25% ng 100%, of course. Alright, the paid-up capital of not less than 15,000 pesos. So, 15,000 except for multi-purpose cooperative, which should have at least 100,000 or as required by the feasibility study, whichever is higher. So ito po yung at least 100,000 kung kayo ay multi-purpose cooperative. So ito pong multi-purpose cooperative, dati po kasi nung nagpa-registered kami ng cooperative ng rank and file ng ABS-CBN rank and file cooperative, multi-purpose cooperative. Noong that was 2008, eh nagpa-registered kami, pwede po yung multi-purpose kaagad during that time. Pero nung itong 2020 po, nag-iba na po pala. Ay sabi ng CDA, hindi na ito pwede na diretso na multi-purpose cooperative kaagad. So kailangan maghintay kayo ng 2 years at na-prove na ninyo na kailangan na may kakayahan kayong maging isang multi-purpose cooperative. Ibig sabihin po, kapag multi-purpose, ay iba-ibang negosyo yung inyong pinapasok na. So, yan po ang ibig sabihin yan. Next is, in the case of transport cooperatives, capital requirements shall be in accordance with Rule V or Rule 5, Section 5 of IRR or Republic Act 9520. So yan, medyo hindi natin alam yan at silipin na lang kung ano yung RA 9520 na yan para dun sa transport group. So, may mga requirements silang dapat sundin tungkol dyan. So, kailan basahin pa yung RA 9520 para malaman natin kung ano yun. Talakayin natin yan dun, separate, no? Yung mga batas-batas na yan. Kasi meron pa tayong tatalakayin, ha? Marami. Yung mga PRC. Isa... licensing regulation. Yan ha, ituturo rin natin dito. So, siguro itong ating channel is more on educational base dun sa mga materials na ibinigay sa atin at requested ng mga at listeners natin at subscribers. So number 4, registration requirements. Registration requirements. Ano ba yung mga requirements para ma-registered? Pang-apat. So, kailangan mayroong economic survey. Ibig sabihin, economic survey, ito po yung pumapasok na yung feasibility studies na kung ang isang lugar ba ay may kooperatiba na nakatulad sa inyo na itatayo nyo. Kasi kung meron na, ay hindi pwede. Kailangan ng mangyayari niyan ay sumali kayo dun sa existing cooperative na may katulad din na interest or common bond katulad ng itinatayo nyo. Kaya ibig sabihin, kailangan mong mag-conduct ng study or economic survey. And then next is articles of cooperation and the approved bylaws. Lahat original. So yung the articles of cooperation shall be signed by all the cooperator on each and every page. So yan po, ito pong the articles of cooperation shall be signed by all the cooperators on each and every page. D
dito po nakalagay yung inyong mga yung articles of cooperation. Ito po, meron pong proforma ito sa CDA mismo, sa kanila. Pero hindi ko pa na-explore ito. Pero meron akong kopya ng sample nito. At yan po ay maire-request nyo. Kapag kayo nag-PRS na, ay malalaman nyo rin po yan, ha? So, kapag kayo nag-PRS niya, makikita nyo rin po yan. Alright. So, next is the bylaws shall be signed by at least majority of the member on the adoption page. Hindi po adoption yan, ha? Yung ibang adoption yan. Yun dun sa bylaws ninyo. Yung pinakahuli kung saan nandun pipirma yung mga nag-approve ng inyong bylaws. So, may proforma din po ang CDA dyan tungkol dito. So, ang gagawin na lang ninyo ay ilalagay ninyo kung ano yung gusto nyong idagdag. At mayroon po kasing guide ito, eh. Hindi basta-basta gumawa lang kayo ng bylaws. Yung bylaws na yan ay nakasaad din base dun sa constitution ng cooperative ng Cooperative Development Authority na batas na guide, mag-guide para sa bylaws ng cooperative. So next is treasurer's affidavit. So, kailan meron kayong treasurer kung saan nandun ay pipirma siya dun sa affidavit niya na yung isang pagpapatunay na kayo iniluklok ng assembly bilang isang treasurer. At yung affidavit na yun ay panunumpaan ninyo na panghawakan ninyo ang salapi ng inyong kooperatiba with honesty and protection doon sa pera ng mga cooperators. So hindi basta-basta lang na ikay sige ako na lang ang hawak ng pera. So hindi po basta-basta, kailan meron kang alam sa accounting. O kung ikaw ay CPA man, mas maganda. Pero kailangan meron kang knowledge sa paghahawak ng pera. So next is a surety bonds of accountable officers. So kapag halimbawa kay treasurer, ay kailangan meron kayong surety bonds. So kukuha kayo ng surety bonds para protection na rin po ito doon sa kaperahan ng cooperative. So in case na may kabulastugan na nangyari, ay pwedeng mayroong protection ang kaperahan ng kooperatiba. So ito po yung pinaka-guard ng inyong funds, guard ng hahawak ng pera. So next is certificate of pre-registration seminar. So ito na yung mga requirements, no? Yun yung certificate, kapag certificate ito ng mga miyembro na nag-organize ng kooperatiba. Ito ay certification ng pag-attend ninyo ng seminar sa CDA. Alright, and next of course ay ang registration fee. Hindi mapaprocess yan kung walang registration fee. So, mahalaga yan. Lahat yan mahalaga. Alright. So, next is other specific requirements for each type of cooperative. So, kapag multi-purpose cooperative, so, kailan merong detailed feasibility studies. So, kapag multi-purpose, actually, kahit naman hindi multi-purpose, mahalaga talaga yung feasibility study bago ka pumasok sa isang negosyo. So, next is undertaking to maintain separate books
of account for each business activity. So ito yun, ha, yung detailed feasibility studies and undertaking to maintain a separate book of accounts for each business activity. So, halimbawa, ang inyong kooperatiba ay isang multi-purpose at kayo'y may isang lending na nagpapautang, that's a separate account, book of account na gagawin ninyo. And then, halimbawa, may another business ng isang multi-purpose is a restaurant. So, that's a separate book accounts. And then, kung ang cooperative ninyo ay may isa pang negosyo, halimbawa, staycation or isang parang hotel, that's a separate account. Kung inyong cooperative naman ay merong property management, ay that's services na kung saan another book of accounts, kumbaga separate. Kumbaga marami siyang negosyo yung cooperative niyo, maraming negosyo. Kaya nga nung nag-seminar kami dun sa cooperative, dahil lang diskarte kapag ang isang negosyo ay nagbibigay serbisyo. Halimbawa, sa isang property management company, nandyan yung paglilinis, nandyan yung pagkukumpuni, or nandyan yung, halimbawa, kung kayo magpapaupa, nandun na rin. Kumbaga, sa isang cooperative, ay kung hindi naman siya multi-purpose, yun ang pwedeng gawin. Pero kung multi-purpose, iba-iba yung ginagawa nyo. Yung kailangan merong detailed feasibility study sa bawat negosyo na gagawin ng kooperatiba. So next is yung Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative. Ay ito naman po ay tungkol sa agrarian. So Mother CLOA. In case of plantation-based ARBs. And then the next is written verification from Department of Agrarian Reform to the effect of that the cooperative organization is needed and desired by the beneficiaries. Economically viable, at least majority of the members are agrarian reform beneficiaries. Ito po ay separate para mas maintindihan po itong tungkol sa agrarian reform ay kailan aralin naman yung tungkol dito sa isang sektor ng agrarian reform beneficiaries cooperative. Medyo ibang pag-aaral din po yan. Malalim yan. So, kung tatalakayin natin yan is napakahaba po yan. And that can be discussed next topic. So separate natin yan. Dito muna tayo sa pre-registration. Alright? So next is housing cooperative. Itong housing cooperative naman ay copy of the pre-feasibility study of the housing projects undertaking certified as reviewed by the National Housing Authority or NHA. Kapag ang ito po kung ang housing cooperative yung inyong itatayo. So kailangan niyo ng feasibility studies na kung saan ay ni-reviewed din ng National Housing Authority. So medyo technical din po ito. So, yan po ang kailangan kapag housing cooperative naman. So, next is transport cooperative. Ito iba-ibang cooperative. So, kailangan ng certification of cooperative education and transport orientation seminar. So, iba naman po ito, ha? CTOS. Ibang certification naman ito. So, next is favorable endorsement by OTC. So, yung Office of the Transport Cooperative. So, iba naman po yan. So, yun yung mga requirements naman nila para sa transport cooperative. Yan, yung mga nagmamaneho
ng taxi, ng jeep, ng bus, ng tricycle, yun yung mga transport cooperative. Okay? So, next is water service cooperative. Proof of land ownership. So, iba naman po ito, no? So, yan lang po yung maraming kailangan, pero isa yun sa number one na kanilang requirements. So, next is yung professional service cooperative. So, favorable endorsement from the governing board of the respective professionalism. Tax identification number of all cooperators and photocopy of valid individual professional license of all members. Ito naman pong professional service cooperative. Halimbawa, kung kay grupo ng mga licensed brokers at ang magtatayo ka ng cooperative ng mga licensed brokers, at yun, kailangan ng inyong katibayan na kayo ay lisensyado. So actually, ang bawat kailangan yung mga licensed brokers naman para makapagtayo sila ng cooperative, pwedeng mag-sama-sama sila at base dun sa kanilang service na ibibigay. Kung kayo na may engineer, so, or kayo grupo ng mga teacher, licensed teacher, kailangan pakita nyo na meron kayong lisensya para isang requirements para makabukay ng isang professional service cooperative. Hindi pwede dito yung hindi lisensyado kung kayo ang bubuin nyo ay professional service cooperative. Kailangan license kayo ng PRC. Hindi yung hao-shao. Yung claiming-claiming lang. May marami iba dyan eh, claiming-claiming lang. Like, mga, merong, may cooperative din ang yung mga police, no? Yung mga government, ano ba, yung mga doktor, ingenyero. Yan. Hindi yung basta-basta eh, claiming na license kayo, hindi naman. Dahil kapag yun ang ginagawa niyo ay nag-claim kayo as feeling may license, eh hindi po ganun yun. Dahil unfair po yan dun sa mga license mismo. Dahil kaya binabayaran yung kanilang professionalism dahil nga alam nila yung kanilang ginagawa at sila ay covered ng batas at ng kung ano pang mga requirements. Kasi kapag hindi kayo lisensyado, ay yung credibility ninyo ay medyo questionable. Ayan ha. So, makipag-deal lang sa mga license ha. Mga license professional. Para hindi kayo magoyo. Para hindi yung self-proclaimed professional. Alright. So, next is labor service cooperative. So, cooperators, members, profile, and tax identification numbers of all cooperators. Alright, cooperators. So, ito yung labor service cooperative naman. Ito yung mga grupo ng mga manggagawa na gustong magtayo ng cooperative. So, papasok sila dito sa labor service cooperative. So, ang katibayan lang nila ay yung profile nila as yung member cooperators at yung identification numbers. Tax identification of all cooperators.